Hello guys, welcome to my vlog. Ngayon, magtuturo ako kung paano ba magsimulang mag-alaga ng isda at kung paano maging isang fish keeper. Siyempre, ang uno natin gagawin guys, huwag muna tayong bibili ng isda kung wala pa tayong fish tank. Siyempre, sino ba naman tangang bibili ng isda kung wala ka pang lalagyan ng isda siya? Diba? Ganito yung una yung gagawin guys, diba? Kapag nakabili na kayo ng kuhan, kapag nakabili na kayo ng fish tank o ng aquarium, lagay nyo siya ng tubig. Yung tubig na ilalagay nyo guys, kailangan i-imbak nyo siya doon ng 3 to 5 days bago nyo siya lagyan ng tubig. Bakit? Bakit natin kailangan i-imbak muna or i-stack yung tubig doon sa ating tanke? Siyempre, yung ating tubig, lalo na kapag ang ginamit mo is yung tap water. Yung tap water kasi guys, may chlorine yan guys. Yung chlorine, yun yung pumapatay sa mga isda. Kapag nilagay mo agad yung isda doon sa fish tank mo, tapos kalalagay mo lang yung tubig doon is tap water, mamamatay talaga yung isda. Makikita mo, nasa sa ibabaw na siya nung tubig, paangat-angat yung ulo niya doon. Kala mo, naghahanap lang ng pagkain. Pero nangihina na siya guys, para silang nalalason. Kaya yon, kinabukasan makikita mo patay na sila. Kompleto naman yung oxygen mo, may water filtration ka naman. Namatay lang siya guys dahil doon. Yun nga pala sa mga nagtatanong guys na bakit namamatay yung isda nila dahil doon sa chlorine ng tubig. And then kapag nakapag-stack ka na ng 3 to 5 days, tsaka ka bumili ng isda. Siyempre, yung isda na bibilin mo, dapat fresh water kasi yung ginamit mo is yung tubig na galing sa gripo. Hindi naman galing sa dagat, yung salt water. Mas marami nag-aalaga ng fresh water kasi nga, hindi mahirap mag-alaga ng mga fresh water na isda. Madali lang kasi yung pagkuha ng tubig. Tsaka mas madali talaga silang alagaan. Kapag nakabili ka na ng isda, syempre pag kabili mo nun, nakalagay pa yun sa plastic, huwag mo munang ilalagay sa aquarium. Ang una mong gagawin kapag ka bumili ka ng isda, yung isda, huwag mo munang aalisin doon sa plastic niya. Ang gawin mo, yung isda na nasa plastic, ilagay mo muna yung lalagyan dito sa loob. Diyan, ilagay mo sa loob. Ipatong mo lang dyan. Hayaan mo lang siya na nakalutang dyan para yung isda hindi manibago. Palagay natin mga 15 minutes mo lang siyang palutangin dyan yung plastic na may isda. Tapos pagkatapos ng 15 minutes, saka mo siya alisin at isalin mo uli yung isda. Ilagay mo na siya sa fish tank mo para makondisyon mo yung mga isda para hindi sila ma-stress. Yung stress kasi guys, nakakapatay rin niya ng isda kapag nasubra silang stress. Katulad nito mga to, yan, nakita mo yan, nagtago sila sa gilid kasi binuksan ko yung ilaw, sobrang liwanag, nagtago sila sa gilid. Nasyashy sila. Yun, diba, nailagay nyo na yung isda doon sa aquarium nyo, pagmasdan nyo sila. Kapag medyo yung isda is malumanay lang, naglalangoy doon sa fish tank, ibig sabihin, naka-adjust na siya. Pero kapag yung isda is makulit, igalaw ng galaw, ikot ng ikot, yung hindi mapakali, parang kitikiti, kuhan pa siya, naga-adjust pa siya doon sa water condition ng tubig mo. O normal lang yon, mga ilang oras lang, kuhan na yun, mga ilang minuto lang, kuhan na siya, magno-normal na siya, malumanay na siya maglangoy. Yun lang yun guys. Yun lang ang kuan, ang technique kung paano mag-alaga ng isda. Okay guys, maraming salamat nga pala sa lahat ng nanood sa aking vlog. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share. Maraming salamat. Shout out nga pala dun sa ate ko na napakaganda na supporter ko, yung lagi nanonood ng aking mga video sa YouTube, si Ate Mary Grace. Salamat sa panonood.
Alam ko nanonood ka ngayon. At shout out sa lahat ng nanonood. Maraming salamat and God bless.